So hello mga kulitsop, isang magandang araw po sa inyong lahat. And for today po ay may panibago na naman tayong topic. Alright, so again, magandang araw po sa inyong lahat. So yan, maganda na po yung klima ngayon kasi kahapon at mga nakaraang araw talagang dire-diretso po ang ulan. So I hope na ligtas po kayo at nasa maayos kayong kalagayan dyan sa mga lugar na binabaha, ano? So ingat po tayong lahat. Alright, so for today po, isang quick video lang po para madiscuss ko sa inyo kung nakakaranas po kayo ng nahihirapan pong ipasok yung cambio, ano, sa mga manual transmission dahil pagka naman po automatic, wala naman po tayong cambio. So meron po yung mga gears pero automatically sila po ay nagsishift depende sa RPM. So pag automatic po at medyo delayed or hindi maganda yung shifting niya, so ang ginagawa lang po natin is ina-adjust natin yung TPS or throttle positioning sensor. Ayan, so kung ayos naman po yun at hindi pa rin siya nagsishift, medyo mahina ang hatak, maaari pong for dialysis na ang inyong automatic transmission or yung iba naman po sinasabi na sa torque converter po yun. So I suggest na seek the help or opinion of the automatic transmission specialist kung nasa automatic po ang type ng inyong transmission. Alright, so sa mga manual transmission naman po, eto nga po yung ating i-discuss ngayon. So kung nahihirapan po tayong i-cambio, meron po tayong mga dahilan. So ang una po dyan is yung ating master and secondary clutch, no, cylinders. So saan po ba natin makikita yung ating primary, no, yung primary clutch or yung master natin? So makikita po natin yan dito sa ating engine bay. So pakita ko lang po sa inyo para ma-orient tayo. Alright, so ito po yan, yung may basong maliit. So ang nilalagay po natin dito ay brake fluid din na dot 3. Nakalagay naman po yan dito sa ating ibabaw, no? Sa ibabaw ng ating takip. Ayan. So ayan po yung ating primary. And then yung secondary po natin nandito po sa ilalim. So sa may transmission po natin, ayan, sana masilip din natin ang abot. Okay, so yan po. Yan, yan ating secondary. So, malalaman po natin yung primary natin kung mayroong leak. No, unang-una po ang sign niyan is nagbabawas, no. Nagbabawas siya ng fluid, no. So, pag napapansin natin na bumababa yung level ng fluid natin dito, so most probably meron siyang leak. So paano natin malalaman kung nasa primary or secondary yung leak niyan? Okay, tuturo ko sa inyo guys. So pag nasa primary po ang leak natin, silipin nyo po yung may pedal. Ayan, yung clutch pedal natin. And then, sundan nyo po itong rod na to. Ayan. So makikita nyo po yung butas na yan. Zoom natin ng konti. Ayan, so makikita nyo po yan. Ayan yung dulo ng rod. May mga basa-basa. So pag basa-basa po yan, ang ibig sabihin meron po siyang leak. Okay, so nandyan yung leak. So pag chinek po naman natin at siya po ay tuyo, tulad yan, tuyo po yan, no? Kita nyo naman, tuyo. So wala po dyan yung leak. Doon naman po siya sa secondary. Okay. So sa secondary, so hihigaan nyo siya sa ilalim. So ang gagawin po natin dyan, ayan, yung cup. O yung kanyang, ito, bukahin nyo yan. Pag yan ay basa, naandyan naman ang leak. So yon, ang tendency is papalitan natin yung repair kit or kung hindi na maganda yung kanyang cylinder, kung magaspang na at hindi makuha sa liha, papalitan na natin yung assembly. So yon, so repair kit muna. Okay? Okay.
Ayan. So paano naman halimbawa is wala namang siyang leak. Tapos ang hirap pa rin siyang ikikambyo. So meron po tayong instances na nasa release bearing siya or clutch component do sa ating transmission. So mapapansin po natin 'yan pag i-start yung ating engine, and then ang gagawin po natin papakinggan natin yung kanyang tunog, no? Papakinggan natin yung tunog niya habang tinatapakan yung clutch pedal. So meron kasi yung tunog na pag tinapakan yung clutch pedal, medyo tumitinig yung tunog ng transmission. Pag inalis natin yung clutch pedal or inalis natin yung pagkakatapak sa clutch pedal, medyo umiingay. So more or less release bearing po yun at isa sa mga cause kung bakit ayaw pumasok yung ating cambio. Alright? So meron naman po na instances na kulang sa adjustment yung ating clutch pedal. So kaya nangyayari, tinatapakan natin siya, pagtapak, ayaw pumasok, ang gagawin natin, dadalawahin nating tapak. Okay? Pwedeng mayroon siyang hangin, so kailangan i-bleed, i-bleed natin siya. Okay? And kung wala naman siyang na-bleed na, ganun pa rin. So merong kailangang i-adjust so yung clutch rod natin. So siguro hindi maabot nung pagtapak natin ng pedal yung push rod dun sa secondary natin. So mamaya papakita ko yung push rod. So ang tendency, hindi agad may pasok si cambio dahil hindi pa nagkakaroon ng gap dun sa ating clutch disc at saka sa flywheel. So nangyayari is kumaagat pa rin yung cambio natin, kaya hindi siya may pasok ng maganda. Alright, so ituturo ko ngayon kung paano mag-adjust nung push rod, no, sa ating clutch pedal. Okay, so balikan natin yung ating secondary. So papaliwanag ko lang kung bakit minsan kailangan i-adjust yung push rod. So minsan kasi pagka tayo ay nagpalit ng primary or ng ating secondary nga, ayan, nagpalit tayo, kung nasira, hindi na ibabalik sa dating position yung ating push rod, no? Hindi na ibabalik sa dating position, kaya kailangan natin mag-adjust. So pag dinapakan kasi natin yung pedal, ang tendency nito, ang push rod nito is tumulak dito sa ating fork para ma-disengage yung ating clutch doon sa loob ng ating dito sa may transmission natin. So pag tumulak yan, kailangan may enough siyang space para maitulak siya at ma-disengage yung ating clutch. So yun yung kanyang trabaho. So pag tayo ay nagpalit nito at nagpalit dun sa primary, dun sa nasa itaas, may tendency kasi na hindi na siya katulad nung tulak dati. So ang tendency, hindi niya ma-disengage yung flywheel at saka yung clutch disc, no? So, kaya medyo sumasabit-sabit yung ating pagkambyo. Alright, so mareremedyohan natin yan sa pag-adjust ng push rod. Minsan, no? Ito ay isa sa mga hacks lang para ma-check natin kung nasa saan ba yung talagang problema ng ating sasakyan pag hindi siya na ikakambyo. So ito muna yung pinaka-basic na pwede natin gawin para wala muna tayong gagalawin or babayaran masyado. Alright, so kailangan lang natin ng 12 na wrench. So ang gagawin nyo lang is medyo kayo nang dumiskarte kung paano nyo hihigaan dito sa may paana ninyo. I-locate lang po natin yung i-locate natin tong push rod ng pedal. Ayan. Tapos meron siyang nut dito. Susum natin para maganda. Ayan. So meron po siyang nut. Ang gagawin lang natin is luluwagan natin yung nut. Okay? So pag niluwagan na po yung nut na yan, pwede na nating ikutin itong rod na to. Okay, so kung mapapansin niyo, yung adjustment ko is ando na. Ayan, kasi ang gusto ko kasi yung medyo mahaba yung play ng ating pedal bago mag-disengage at engage yung transmission or yung ating clutch disc and flywheel. So medyo mahaba yan. So yung iba kasi ang gusto, konting tapak lang, disengage at konting release lang, engage na.
Ayan. So kung yun ang gusto nyong gawin, ang gagawin natin is i-adjust natin yung pedal or yung rod. Luwagan nyo na yung nut. Iikutin nyo to ng kamay. Ayan. Iikutin natin to. So pagka clockwise, no? Pag clockwise siya, ang tendency pumasok yung sa may buntot na yun, papasok siya, lalalim. So ang tendency nung ating pedal, bababa. Ayan. So ang mangyayari, bababa yan. So ang tendency niyan, bababa. So ang mangyayari, konting tapak lang, engage na. Konting release lang, disengage na. So ganun yung magiging laro niya. So pero kung gusto niyo naman na medyo mahaba-haba ang play pag tapak, no? May tapak and then release ng mahaba. Ang gagawin natin naman is balik tayo dun sa push rod. Nasaan na yung push rod? Sorry guys, ha, medyo alanganin kasi yung pwesto ko. Ayan. Then counterclockwise naman siya. So pag counterclockwise, aatras to at iikse itong allowance nyo dito. Ayan. So make sure lang guys na meron kayo talagang room for attachment ng push rod at saka nitong connector na to. Huwag masyadong malabas, ano? Kasi baka matanggal yung rod dun sa pagkakasabit dito sa ating pedal. So pag natanggal yan, so hindi kaagat yung ating clutch, no? So once na okay na kayo sa adjustment, huwag kalimutang i-lock o higpitan yung lock nut niya. So higpitan nyo lang yung lock nut and then testingin nyo kung maganda na ba yung play ng ating clutch pedal. So nasa sa inyo naman, mararamdaman nyo yan kung enough na ba yung ginawa nyong adjustment. Kung hindi naman, adjust nyo pa ulit. Okay? So nasa sa inyo na, sabi ko nga, nasa sa inyong diskarte yan kung gusto nyo mahaba yung play or maiksi yung play. Alright. Okay, so yun, pag nai-adjust nyo na yung clutch na yun, yung push rod, so malalaman nyo na kung pumapasok ba yung cambio or hindi. Ayan, so pag hindi pa rin siya pumapasok, ayun, may pa-check nyo na yung pinaka-transmission or clutch component natin kasi baka release bearing na siya. Kasi na-experience ko yan dati, pag malamig pa yung makina, syempre may kakambi mo pa siya agad. Pero habang nagbabiyahe ako, pero ito sa dati kong sasakyan to, sa Tamaro FX ko. So habang nagbabiyahe ako, kailangan ko magpremera, hindi ko may pasok-pasok yung premera. Sa segunda lagi siya pumapasok, no? Kahit tumigil ako. So ang kailangan kong gawin para may premera ko, papatayin ko yung makina, kakambyo ko siya ng premera, tsaka pa lang ako makakapag-premera. So yun, ganun yung nangyari. So hindi ko pa masyadong alam kung bakit ganun. So akala ko normal lang. So hanggang tumagal ng tumagal, ayun, nabasag na yung bearing nung sa transmission. Lumangit-ngit ng mabuti yung transmission ko. So yun, pinababa ko yung transmission. So no choice tayo. Ayun. So buti nga naiuwi ko pa yung sasakyan. So hindi ko na rin maalis yung cambio ko nun sa second gear. So buti na lang sa second gear siya na lock. So yun, pagbukas nung transmission, yung naglaga na yung mga bearing. So ayun yung experience ko na yon na nagturo sa akin kung paano yung adjustment ng pedal at ng kung paano malalaman kung nasa transmission or sa clutch component or sa clutch fluid ang problema. Yun. So again, kung meron naman may leak dun sa inyong primary master at saka sa secondary, ayun. So malalaman nyo yan pagka nagbawas yung inyong fluid. So may tendency guys minsan na yung pagtapak natin, for example ngayon, mag-iiba yung tapak ninyo, inaiba, parang lumalim, no? Yung parang dati malaki yung play bago biglang konting tapak na lang, no? Parang gumanon. So check nyo yung fluid nyo kasi nangyari sa akin nun. Sabi ko parang naramdaman ko parang lumusot yung clutch. Pero nagkakambyo ko pa rin naman siya. Parang lumusot and then chinek ko yung fluid ko, nagkalahati siya. So tinapapan ko lang siya ng fluid para hindi maubusan and then hinala ko nga lusot yung aking either primary or secondary. So chinek ko ang lusot sa kanya, yung primary yung lumusot, ano, yung primary.
So buti na lang yung primary natin, guys, meron siyang dalawang level eh. Doon sa pinaka rubber niya, no? So merong unang rubber cap tapos sumunod. So anong nangyari? Lumusot yung una. So buti na lang hindi lumusot yung pangalawa. So good thing meron din akong baong brake fluid at hindi siya tumagas. So anong nangyari? Na-drive ko pa siya papunta doon sa mekaniko. Ayan. So ang advice ko lang, lalo na pagka kayo ay magbabiyahe ng malayo, magbaon na kayo ng primary or secondary ninyo. So and then pag nagpalit tayo, pagsabayin nyo na. So para mag-asawa silang dalawa, hindi pwedeng maiwan yung isa. Ang lifespan nila, mas maganda kung partner lagi sila, mas matagal, no? So yun lang, ewan ko kung ano yung explanation doon, pero for me, mas maganda yung magka-partner sila para yung monitoring din ng masters natin, yung primary tsaka secondary natin is parang isa na lang, no? Ayun nga, at pagkaalis nga kayo, alam nyo na hindi kayo mangangamba na yung isa ay lulusot. Okay. So, yun. So, ayan, may baka naman dito sa likod ko. Alright. So, ayan, pinapauwi na ako ng baka. So, medyo hapon na rin. At again, sana po ay minayambag na naman ako sa inyong kapakipakinabang na bagay sa araw na ito. At sa mga hindi pa po nakasubscribe, subscribe lang tayo sa Kulit Shop, ang shop na makulit pero walang physical shop. See you on my next videos. Bye-bye!